Hanggang maakyat, o. Taas para. Taas. Sige, fitment check. Sheesh. Fitment check. Yee. Nandito tayo ngayon sa Hanlate Vault Candaba, Pampanga kay Boss JC Machas. Dala natin ngayon si Reader at dahil magpapalit tayo ng category, ipapa-install natin dito yung mga bagong pyesa niya. Alright, so nandito na sa loob si Reader and ito yung mga bagong pyesa niya. Like itong bagong half shifter natin na DKT yung brand. Tapos ito yung bagong dalawang caliper natin. So from drum brake sa likod, gagawin natin disc brake sa likod. Kasi ang RFI, disc sa harap, disc sa likod. So babalik lang siya sa standard. Tapos magpapalit din tayo ng stage 6 front suspension. Palalagyan din natin siya ng fuel pressure regulator na HYB. Magpapalit din tayo ng TK carbon disc. Dalawa, harap at likod. Medyo komplikado lang siya kasi nga drum brake dati ito, so ko-convert ni Boss JC na para mailagay yung disc brake at yung caliper. So meron tayong available na bracket para mailagay yung caliper sa likod, kaya lang baka hindi magfit. So dapat kasi hindi aalog siya pag nilagay natin ng ganyan. Minsan kasi nakaangat siya, so pag pumreno umiikot siya, kailangan fit talaga, dapat lapat siya, no? Kung hindi magpwede to, gagawa ng bagong adapter si Boss JC. Kaya dito natin siya dinala bukod sa gumagawa sila ng tornilyo, bracket, spacer, adapter, kaya parang sila na mismo yung nag-build ng motor natin. Ngayon, ganito yung ginawa ni Boss JC. Ito yung dating pang drum brake na rear hub. So, ginawa niya ngayon, gumawa siya ng adapter, ayan yung ilalagay dyan para ma-mount yung disc. So, yan. Okay na. Buo pa siyang tingnan. Oh, CNC pa rin. Dahil ang DKT hub is wala pang available na pang disc talaga. So, kaya tayo nagko-convert ngayon. Hello guys, nandito tayo ngayon sa LBC Warehouse sa Mexico, Pampanga. So may kinuha tayong item doon sa warehouse na yun. Kung makikita nyo, may truck pa ng LBC. No? Dahil pinagawa natin si Reader, tinanggal yung rim. Sis, magpapalit naman talaga tayo ng rim ngayon kasi pang pro yun eh. Ngayon, bumili tayo ng bagong rim na Akron, kulay silver, recta from Thailand. Tapos, ang kinuha nating item dito is itong nipple na titanium. So diniliver to sa shop, kaya lang walang tao sa shop ngayon. Nag-day off kasi si Romeo. Pinigap na lang natin dito. Ayan o. Oh. Titanium nipples. Ito yung sa Rayos. Ngayon naman, ito yung sinasabi kong rim. Yan, silver Akron siya. Sabi ni Papa Jess Okbina, mas okay daw to kaysa dun sa Arbera. Kaya ito na yung in-order ko. Medyo mahirap lang kumuha ng brand new nito kasi from Thailand pa. So wala na mga available na ganito dito. Maliban lang kung may mga reseller na nagtatago ng stocks or mga second hand. Pero syempre, mura lang naman yung mga item para sa non-pro. Kaya brand new na yung kinuha ko para malinis. At ngayon, tapos na daw si Reader at pupunta na natin si Hanlate Vault ngayon at kunin na natin siya para mailagay na natin yung rim. Ito na yung bagong location ng shop ni Hanlate. Mas malapit. Balita ko, ating kampakit ka ako. Siyempre. Right, boss, ne? Okay, tara, tingnan natin si Reader. Nandito siya sa loob ngayon. Tingnan nyo gano'ng kaganda talaga. Na-appreciate ko talaga yung shop nila ngayon kasi walang halos halikabok na makapasok tapos naka-aircon pa. Boss! Sakto, break time. Eto na si Reader ngayon. At ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, kailangan tanggalin yung rim, rayos para mailagay yung laman nito rear hub para maging disc siya sa likod. Kaya nilagyan ng detalye para alam mo na hindi boring. Like ito, may guit-guit din. Ito, may guit-guit din. At ang ginawa namin para kakaiba, ipinwesto namin ang rear caliper sa baba. Nagpalit din tayo ng bagong half shifter na DKT yung brand. At ganito yung pwesto ng kanyang rear master. Pinalitan din yung tornilyo para may detalye. Sa DKT, yung gusto ko sa kanya is iba yung alloy na ginagamit, mas matibay. CNC rin siya. So kapag inapakan, solid na solid. Pagkatapos, yung ating HYB fuel pressure regulator, nagpagawa rin tayo ng bracket para malinis yung tignan at as you can see, meron siyang logo ng Hanlate Bolts. Katulad din ng ating bracket para sa rear caliper, meron din siyang tatak na Hanlate. Ganda, malinis, walang sabit, pit na pit. Tapos dito naman sa harap, nagpalit din tayo ng baso para sa front suspension at nilagay din natin yung ating TK carbon disc at bago na rin yung ating caliper katulad din sa likod. Dahil nagpalit tayo ng baso, nag-iba yung size ng bracket kaya gumawa sila ng bago at nilagyan nila ng logo ng Hanlate. At as you can see, pantay na pantay yung tapalodo gulong sa ating front suspension. Bago lahat ng tornilyo, puro Hanlate bolts, pati dito may detalye pero yung ehe same lang din sa dati. So ngayon ang kailangan natin gawin, ipa-install yung bago
bago nating rim. At kapag nalagay na natin, dadali na natin siya kay Papa Jess Okbina para maigawa ng bagong fittings para sa rear brake at para sa ilalagay nating bagong rear suspension. Ito siguro sila na rin gagawa kasi magaling sila sa fittings eh. Eh, hose na lang ang kulang nito tsaka yung gauge. Maraming mapapalitan na piyesa ni Reader para maipasok siya sa non-pro category. Itong throttle cable, magpapalitan. Front brake master clutch. Ito ang problema ko, yung stub. Mukhang magpapalit tayo ng bagong fairings dahil magpapalit tayo ng stub eh. Ah, ito na. Yung sinasabi natin. Pwede ba natin ipakita yung pinatato mo? Yun, oh. Nice, oh. Hindi masakit? Okay lang, boss. Okay lang, oh. Solid, oh. Salamat. Last idol yung pinalalagay ko. Yun, salamat, ha. Right. Ayan, bubuhatin na natin to at ito na yung pinakamahirap sa lahat kasi walang gulong sa likod eh. Kaya mahirapan tayo niya. No? Para, kaya naman natin, di ba? Bubuhatin talaga na ano. Magaan dahil apat tayo eh, kung dalawa lang siguro to. Long mark yan to. Tas para. Tas. Okay. Okay, man. Hirap. Hindi, meron ako. Ngayon naman, ipapa-install natin yung rim. So, since may malapit daw dito, try natin kung mahabol pa. So, yung dati niyang Rayos, pitutol pala nila para mabilis. Obligado tayong bumili ng bagong Rayos ngayon na Yaguso. Ngayon, sinusundan natin si yung naka Wave 100. Yung may tato. Ay, nagpatato ng logo natin. So, ini po yung nipple, titanium lang. Dito mo rising kayo. Opo, rise mo yung salwang kukarela. Ano? Nanyalagyo. Ay, dahil doon, may sticker kayo. Bigyan mo ng sticker. Saan nyo didigit yung sticker kung sakali? Sa bike po. Sa bike? Okay. Ano, salamat ha. Digit nyo sa bike ha. Thank you po. Ito yung Danis Hero. So, sila yung gagawa ng rim natin. Ito yung rim na ilalagay natin ngayon. So, puro paloob pala yung Rayos natin. Para hindi tumama doon sa caliper. Ito, Yaguso yung binili natin na Rayos. Premier Chromium Plated Spokes. Ah, isang set pala siya. Pero hindi na ito yung gagamitin natin. Yung titanium na itong binili natin. Yan. Yung kinuha natin sa LBC. And so, papasok ni Sir Pinasok yung mga spokes. Then, as you can see, wala nang butas sa gitna yung ating hub. Solid na alloy na. So, ito yung adapter para ma-mount yung rear disc. Yan o. Dikit nyo sa bike, ha? Yan o. Yan o, nakalagay na yung mga Rayos natin. Ang ganda pala niyang tignan, no? Sakto sa sticker niyang Akron. Yan, so ina-align na lang ni Sir ngayon. Yan, meron siyang special tools na pang-align. So dito sa Candaba, isa daw siya sa pinakamagaling na mag-align. So talagang... Talagang 0-0 daw. Kinamay na ni Insa, no? Kinamay na ng mga insan. Ayaw nilang sungkitin para daw hindi magasgas yung rim. Ngayon, nakakalas na yung front wheel natin. Pinatong na lang nila sa upuan. Okay lang naman dahil naka-paddock stand tayo. No? Total, nandito na rin tayo kaya pinalagay na rin natin yung gulong dito. Apat na tao yan, ha? Oh, limang tao na, guys. Limang tao. Oh, ayan na. Oh. Yung isa nag-i-split na, oh. Successful, oh. Kinamay lang, oh. Oh, walang kagas-gas-gas-gas. Oh, perfecto. Oh, no? Right, lalagay na nila yung gulong. Apat yung naglalagay. Fitment check. Sheesh! Yan, pinuputol na yung mga Rayos. Oh. Yan, ganyan kabilis. Pati pagputol, mabilis. Ay! Laging may... Ganda ng kulay, oh. Nice. Fitment check. Ang tagal, ah. Sentro. Nice. Good job, boss. Good job. Yeah. Thank you. Boss, dakal salamat, ne. Boss, very good. Thank you. Par. Thank you, ne. Boss, thank you. Bye-bye.